Hashtag Reality Bites. Hindi bangko ang mga OFW. Hi, it's me, F, and welcome to Reality Bites. Bago mo sana simulan ang panonood ng video to, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ganon. Huwag mo naging sanang kalimutang i-like at i-share ang video to. Tatanungin kita, meron ka bang kamag-anak o kapamilyang OFW o nagtatrabaho sa ibang bansa? Nung sila ipapaalis na, anong naramdaman mo? Masaya ka ba? O nalulungkot dahil alam mong mawawalay sila sa piling mo? Pero alam mo, maswerte ka. Maswerte ka dahil may tutulong sa'yo sa oras ng kagipitan. Maswerte ka dahil may tutulong sa'yo sa pang-araw-araw mong pangangailangan. Dahil ang mga OFW, handa silang magsakripisyo, handa nilang tiisin ang lungkot, handa nilang tiisin ang mga pagod at hirap na kanilang dadanasin sa ibang bansa. Maibigay lamang ang iyong mga pangangailangan. Gusto nilang bigyan ka ng komportableng pamumuhay. Handa nilang ibigay ang luho mo. Sa bawat hilingin mo, agad-agad silang gumagawa ng paraan para maibigay nilang mga ito. Pero may tanong ako, bakit ganun? Kadalasan, ang mga naiiwan sa Pilipinas, hindi nila binibigyan ng importansya ang sakripisyo ng mga OFW o kapamilya nilang nagtatrabaho sa ibang bansa. Simpleng kumusta lang, simpleng mag-ingat ka dyan, simpleng huwag kang mag-alala, okay lang kami dito, hindi magawa. Kapag ang bilis-bilis mong magalit, kapag halimbawang may hiniling ka at sinabi sa'yong hindi muna ngayon, o kaya sige gagawan natin ng paraan, siguro makalipas ang ilang buwan tsaka natin mabibili yan. Ang bilis-bilis mong magalit o magtampo kapag hindi na ibibigay ang mga luhong gusto mong ipabili sa kanila. Ate, gusto ko nito. Kuya, gusto ko niyan. Mama, papa, bili mo ko ng ganito. Bakit? Anong akala mo sa kanila? Maraming pera? Nagtatahi ng pera? Na agad-agad maibibigay nila ang gusto mo sa oras na hilingin mo? Hindi sila bangko. Hindi sila bangko na sa tuwing kailangan mo ng pera para lang maipambili ng luho mo ay agad-agad nandyan na. Pinagtatrabahuan muna nila to bago nila maibigay sa iyo ang perang pambili ng luho mo. Hindi naman porke sila ay nasa ibang bansa, hindi porke nagtatrabaho sila sa ibang bansa ay maganda na ang buhay nila. Hindi porke nagtatrabaho sila sa ibang bansa ay mayaman na sila. Kung tutuusin, mayaman nga naman talaga sila. Pero dahil ang dedikasyon nila ay para tulungan ka, oo, mayaman sila. Mayaman sila sa mga resibo ng remittance dahil sa pagpapadala ng pera sa'yo. Doon lang sila mayaman. Ni hindi nga nila magawang bilhan ang sarili nila ng bagong damit, hindi sila makakain ng masasarap na pagkain dahil ang inuuna nila, ang iniisip nila ay ikaw. Mas gusto nilang ikaw ang magsuot ng bago, mas iniisip nila na ikaw na lang ang kumain ng masarap kesa sa kanila. Dahil yun naman ang purpose nila kung bakit sila pumunta ng ibang bansa. Bigyan ka ng magandang buhay. Sa tuwing magpapadala sila ng bagahe, o sabihin na lang natin na kapag uuwi sila, imbis na kumustahin mo sila, anong una mong ginagawa? Hinahanap mo ang pasalubong na para sa'yo. Sasabihin mo pa, nabili mo ba yung bilin ko? At kapag binigyan ka ng simpleng pasalubong, o sabihin natin hindi ganun kamahal ang pasalubong o ayaw mo yung pasalubong, ikaw pa ang may ganang magtampo. Ikaw pa ang may ganang magalit na kesyo. Bakit ito lang ang ibinili sa'yo? Bakit sa kanya ganun? Bakit sa akin iba? Bakit? Tatanungin kita. Nung sila ba na umalis sa Pilipinas, papuntang ibang bansa, may pinabaon ka ba? Wala naman, di ba? Teka lang, meron ka nga palang pinabaon. Puro bilin, ito ang size ng paa ko, ito ang size ng damit ko. Pero yun lang,
yun lang ang pinabaon mo sa kanila. Alam mo, ang mga OFW, simpleng kumusta ka, simpleng mag-iingat ka lagi dyan, o kahit na yung salitang I love you, sapat na sa kanila yun. Masayang masaya na sila. Bawing-bawi na ang pagod nila, ang sakripisyo nila para sa inyo. Pero bakit hindi mo magawa? Konting pagpapahalaga lang ang gusto nila. Gusto nilang pahalagahan ang bawat pawis, dugot pawis na kanilang ibinibigay sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Handa silang magpailipin sa ibang tao, sa ibang lahi, para lang mabigyan ka ng magandang buhay. Ikaw, bilang may kamag-anak o kapamilyang OFW, nagagawa mo ba ang mga bagay na ito? Simpleng pagpapahalaga lang. Sana maibigay mo.